Good evening mga ka-vlogster. Hello po. Hello, 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 hello. Kamusta po kayo dyan? Bakenimin. Click, like, and subscribe. So, yun po. Ang iba-vlog ko po, nakita nyo naman siguro kung paano po kumuha ng solo parent ID. Ayan, meron na po ako. Diba? So, kinuha ko po ito noong May 2019. So, yun po. Ang una nyo pong gagawin is makipaghiwalay kayo. So, yun po. Ang una nyo pong gagawin, pupunta po kayo ng barangay hall. And then, doon po kayo magtatanong. Tapos, tapos na yung vlog na to. Hindi. Pagpunta nyo po ng barangay hall, aasikasuhin po kayo yan agad. Basta po, ano kayo, solo parent. Yun. Tapos, magtatanong po kayo doon na kung paano kumuha ng solo parent ID. Tapos, yun na po. Char. Char ulit, diba? Puro char. So, yun po. Pag kuha niyo po doon, bibigyan po kayo ng certificate. Tapos, pagkatapos po noon, kukuha po kayo ng affidavit na katunayan po na hiwalay po kayo. Alam ko may bayad yun eh, kasi nagbayad ako noon. Alam niyo ba kung magkano? 200. So, yun sayang yung 200 ko kasi daw, 50 pesos lang daw yun sa mga notary public. Sa private kasi ako. Yun, nagmadali kasi ako, kaya yun, napamahal. Pero ayos na din. Tapos po, pagkatapos nyo po makakuha nun, kasi po dito po sa Quezon City, meron po kaming, parang by chapter po kami, by barangay, ganun. Tapos yung association po ng solo parent ay meron pong president. Tapos by chapter po, meron ding head. So, dun po ako kumuha ng form. Siya po yung nagbigay sa akin ng solo parent form. Pero alam ko, meron po nakukuha din nito sa Quezon City Hall sa SSDD po. Tapos yon, pagkatapos po nun, pinilapan ko po. Basta ang yung una po kasing pilap ko, sinama ko yung mga kapatid ko. Pinaulit po sa akin, sabi, wag ko na daw isama yung kapatid ko. Ako lang po, tapos kung ano yung trabaho ko, kung magkano yung kita ko sa isang ano. Tapos kung ilang taon na yung anak ko. Mga ganun lang naman po yung sa form. And then po, pagkatapos po nun, binalik ko po sa head ng chapter namin, ng barangay namin. Tapos siya na po yung nagpapirma sa president ng association po namin dito sa Uyo. Yun po, sa Uyo na Valiches, Quezon City po. Pagkatapos po nun, pagkatapos siya pong papirman, binalik niya po sa akin yung form at pwede na daw po akong pumunta ng City Hall. So, yun lang po, barangay certificate, yung affidavit, tapos yung form. Tapos, magdala na rin po kayo ng 1x1 in case. Kasi ang alam ko may 1x1. Hindi ko na kasi matandaan kung pinicture na kung magdala ko. Pero magdala na rin po kayo ng 1x1 para in case po. So, pagkatapos po nun, pumunta po ako sa SSDD. So, pagpunta ko po doon, may form ulit po na papapirma, papapill upan po sa inyo. Pag na-fill upan niyo po yun, papasok po kayo sa loob ulit. And then, may mag-i-interview po sa inyo. Pero, ano lang naman, very, very light lang naman yung interview niya. Tapos, pagkatapos po kayo interviewin, pipirman, mabilis lang po talaga siya as in. Pagkatapos niyo pong interviewin doon, ituturo po nila kung saan kayo susunod na pupunta. Pagpunta niyo po doon, may kasi nung pupunta po ako may pila, mga tatlo? Tatlo lang po kami. Yun. So, pangatlo ako. 11 po kasi ako pumunta ng 11 a.m. po ako pumunta ng City Hall. So, ayun, naabutan ng lunch break. Nung ako na yung susunod, nag-lunch break na, bakla. So, yun, pagkatapos nung lunch break, di hinintay ko pa nung 1, sakto naman pong 1, pinapasok po ako sa loob, pina-check sa akin kung tama yung mga information ko po nakalagay doon. And then, tada! Mga 5 to 10 minutes, lumabas po ako, tapos tinawag ulit ako para kunin yung ID ko. So, ayun po. Napakabilis lang po. Sobrang ano po ng... So, yun po. Pagkatapos po nun, tapos na. Nakuha ko na po agad yung solo parent ID ko po. Ayan po siya. And then... hindi po siya transferable, syempre. And valid until 2020. So, 1 year po siya. Ang kagandahan lang po nito, meron po tayo ngayong solo parent leave. Ayan, sa mga regular po sa trabaho. Yun, maganda rin po yun at least, diba?
And then, sa amin po kasi ngayon, meron daw pong makukuhang benefit, sabi. Pero, sa ano po namin na, sa Quezon City, hindi ko lang po sure sa iba. Depende naman po yan. Kasi po, nung last June, nakatanggap po ako ng school supplies galing po sa yun nga po, sa government ata, char. Hindi na po ako magbabanggit kung sino yung nagbigay, pero maraming maraming salamat po yung sa pamangkin ko, yun. Since 3 years old pa lang naman po kasi yung anak ko, kaya ang inilagay ko muna doon ay yung pamangkin ko, sayang naman kasi, di ba? School supplies na yun eh. Tapos yun, pagkatapos po noon, sabi daw, meron pong mga test da training. Hindi lang po ako nakaka-attend kasi po may trabaho po ako, weekdays po kasi siya. Ayan, may mga test da, libre po yun para po sa mga solo parent. And then, meron daw po silang pa-grocery daw po. Noong December, ayan. At sabi po nila, meron na rin daw pong discount sa mga ibang restaurant. Pero hindi pa po lahat. Yung mga, alam ko, KFC, mga ganun. Basta yung mga iba daw yung may-ari. Yung mga ibang lahi, sabi. Yun po, hindi ko pa naman po kasi na-try kasi wala kaming pangkain sa labas. O, diba? So, sa susunod, itatry ko. So, yun lang po. Ano pang hinintay nyo? Makipaghiwalay na kayo. Charot! So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Bye!